We did it all on my own. I'm so proud of myself. Yeah. We survived the first night. We survived it, baby. We survived it. First night sa labas ng hospital, nandito kami sa bahay ng parents ko, sa dati naming kwarto ni ate. And look who's here. We have this baby boy right here. Si daddy, kasi wala pang tulog na maayos yun, naparami inasikaso sa hospital. Forgive my hair, kasi pahiga tayo ako eh. Ayan, so anyway, si daddy, pinatulog ko muna dun sa bahay kasi wala pa siyang maayos na pahinga talaga. Kasi ako at least pagkapanganak ko, nakatulog pa ako nun, nakapagpahinga pa ako. Siya kasi hindi eh, talagang bantay siya sa akin. Tapos yung binigay sa amin si Zeke, binantayan din niya si Zeke. Tapos lahat ng kailangan lakaring papeles siya. So sinamaan na ng pakiramdam, sobrang sakit ng ulo. Sabi ko, umuwi muna siya, magpahinga muna siya. Umuwi naman pagkahatid sa amin dito. Pero, ang sabi niya, babalik daw siya. Nagtatawa naman ako na nagtuloy-tuloy yung tulog niya. Na siya nakabalik. Mas gusto ko yun. Mas gusto ko nakapagpahinga siya. Sabi ko, kaya ko naman na to. Tsaka, nandito naman yung parents ko. Tsaka si ate. If ever man nakailanganin ko ng help, eh, pwede ko naman silang tawagan. Unang gabi ng baby boy. Naka-uwi na. Ayan. Smile pa. Ito kami matutulog sa kwarto ni Tinang. Ang batang napakabait. Ganyan lang siya. Anak, mamaya gigising tayo. Dododo tayo, ha? Love you, nak. Love you. Morning, pa na. Opo. Morning, pa. Very good to meet you. Very good to meet you, ko. Work naman.
Isin mo muna ang higaan mo, ha? Saglit lang po, ah. Tulog na. Nakasurvive? Mamaya ulit. Hihiti ka pa. Nakasurvive tayo, no? Love you, nak. Tulog ka na ulit. Just let me recreate this one proud mom moment. The first night, I think we did well. Oras na ba? 5:36. Naka dalawang feeds kami. Nakapag breastfeed din kami. In fairness, may nakuha si baby. Tapos nakapagpa-burp din. So lahat yun twice. Tapos nag-change din tayo ng diaper for the first time. I'm so proud of you, Micah. And hindi siya umiyak. Napalitan ko siya ng diaper nang hindi siya nag-tantrums masyado. Very, very light lang. Katawa. We did it all on my own. I'm so proud of myself. Yeah. We survived the first night. We survived it, baby. We survived it. Kissing siya, yo. Nakamas nga pala ako kasi may sipon at ubo ako. Eh, swab naman ako bago ko ma-admit sa hospital. Negative. Kaya lang, syempre, ayaw nating mahawa ng sipon tsaka ng ubo si baby. So, kulang siya sa buwan eh. Premature si baby, kaya talagang kailangan ingatan at bantayan. At ngayong gabi, eh, hindi talaga ako natulog. Siguro nakatulog ako mga 5 minutes, tapos nagising din ako agad. Parang, I felt so guilty, ba't ako natulog. Siguro kahit mga ano, kahit first week lang na mabantayan ko siya, na sure ako na okay naman siya sa gabi. Ay, baka pwede-pwede ko nang sabayan ng tulog pag tulog si baby. Ang problema nga kasi hindi umiiyak eh. So ngayon, medyo takot pa ako. Ganun yata pag first time parents eh. Takot pa sa mga pwedeng mangyari. Hindi siya umiiyak kahit may pupo na siya sa diaper. So kailangan pa talagang i-check. Pagka parang umiiri siya, ganun. Pagka namumula-mula siya, check yung diaper kasi ano, hindi siya umiiyak. Iiyak lang siya siguro pag gutom, ganun, o pag nanaginip ng masama, pero sobrang bihira. Di ba ibang baby, ano, pinapatahan? Ito pinapaiyak eh. Para dumarinig yung boses, sabi ng mga tao dito. Iiyak ka, iiyak ka. Mabaligtad siya eh. Sobrang mature. Kanina nga, pinapalitan namin siya ng lahat, no? Tinulungan ako ni mami tsaka ni ate bago sila matulog. Pinilitan namin ng diaper, ng damit, and everything else, nilinis yung pusod. Tapos habang sinusuotan siya ng damit, ano siya, palag siya ng palag, malikot kasi, malikot na bata. Nasa tiyan ko pa nung, sobrang likot na, so ang likot niya. Tapos sinabihan ko lang, umiiyak din siya noon, kasi ano, pinilitan siya ng diaper, yun pala, habang pinapalitan ng diaper, usually umiiyak. Ayun. So ano, kakawag-kawag siya, umiiyak siya. Sabi ko, anak, huwag kang malikot para matapos na agad. Behave ka lang. Tapos bigla siyang huminto. Tinigil niya talaga yung pagkawag-kawag niya. Sumunod naman siya. Ayun, tawan-tawa sila eh kasi parang sobrang mature naman daw. Sobrang mature nung batang to. Ewan ko nakabaklas talaga eh. Sipagsipagan mo, dete, naka. Napapakalaki ng crib sa'yo. Ito po yung ano yun. Pukumutan ka ba? Huwag na. Oo, ganyan talaga yun. Nangarap ang hangin. Sige po. May pawis na. Hindi rin siya light sleeper. Ay, ito, kahit nagsasalita ako, tulog pa din siya. Okay lang siyang ganun. Tulog pa din siya kahit na may noise, kahit may ilaw, okay lang sa kanya. Sana nga magtuloy-tuloy ng ganun. Pagka parang iiyak, hindi siya kailangan buhatin. So far, sa ngayon, no? 2 days old pa lang naman to. Pero sana magtuloy-tuloy na ganun. Kahit himasin lang siya,
kung paano ko himasin yung chan ko dati. Tapos, anuhan mo lang na, andito si mami, andito si daddy, yung ganun na kami. Tapos, tatahan na siya. Sobrang, ano nga eh, we feel so blessed, NJ and I, na ganito siya. Hindi kami makapaniwalang ganyan sa kabayo. Ganyan lang siya. Higa-higa lang, chill-chill. Yes, baby, why? Nag-inip yata. Ay, nag-inip ka? Hmm? Ito, umuubos niya. Tapos, nag-latch pa siya, nag-direct latch pa siya sa akin. Nakarami rin siya. Tapos, ako naman, ito, nagpapahilom ng tahi. Kasi yung tahi ko umabot ng 3rd degree. Kasi nga, diba, naka-pelvic rest ako. Supposedly, August 29 pa kami mag-ultrasound. Doon pa lang malalaman kung pwede ako mag-normal. At kung pwede ako mag-normal, yun pa lang din yung time na pwede ako magpatagtag. At mag-ready, mag-squat, maglakad-lakad, yung gano'n. Eh, hindi nangyari. Kasi nga, yung August 29 na dapat ultrasound namin, August 24 pa lang, nag-labor na ako. Sa ultrasound na, 35 weeks lang. So, hindi ako prepared physically. Hindi ko na siya napaghandaan yung pag-normal. Thank God, nakapag-normal pa din. Talagang lakas na yung loob. Kaya yun, ayun, nakaraos na. Kaya lang ngayon, si mami, nagpapahilom. Eh, kaya yun, masakit pa siya talaga. Kaya lang, syempre, tiis-tiis na lang. May picture lang yan kay Daddy Lo. Picture ko yung Daddy Lo. 1, 2, 3. Cute. Yun lang muna for tonight. I just wanna share na surprisingly, we did it. For someone without any experience, we managed to do it. That's it. Thank you for watching this first night with the man, Zeke. Thank you.